Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, sinasabi ng Panginoon, "Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay, lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog, muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay." Sinabi pa ng Panginoon, "Inyong igagalang ang taktang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito." Ang Salita ng Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin ako'y iyong dinggin, tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin, yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti, sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin, tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom nakasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin ang mabuting balita para sa Sabadong ito. Tayo po ay pumasok na sa kapanahunan ng Kwaresma, Lenten season, at katatapos lamang po natin ng Ash Wednesday. At sa araw na ito, ang ating ebanghelyo, narinig natin ang pagtawag ni Jesus kay Levi na later on pinangalanan niyang Matthew. So ito pong si Mateo na naging alagad ng ating Panginoon, originally is a tax collector, ngunit dahil sa pagtawag sa kanya ng Panginoon at kanyang pagtugon sa tawag na iyon, nabago po ang takbo ng kanyang buhay. Ito po ang mga pwede nating matutunan sa experience ng pagtawag kay Levi. Ang tumanim po sa aking isipan na salita ng Panginoon, "Sumunod ka sa akin." Yun po ang basic na tawag ng Panginoon sa ating lahat.
Hindi po tayo tinawag lamang para maging pare o maging madre o maging doktor, maging teacher. Ito po ang mga bokasyon na available na pwede natin gawin bilang ating contribution sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang basic at common na tawag ng Panginoon sa atin is to follow Him to a life of holiness. Sa ating pagsunod kay Kristo, napapabanal ang ating buhay. So, anuman po ang ating sitwasyon o status sa buhay, anuman po ang ating career at profesyon, lahat po ito ay gagawin natin ng may pananampalataya at dahil sinisikap nating sumunod kay Kristo. At dito po sa pagtawag kay Mateo, nakita natin na bilisan ang desisyon ni Mateo ng pagsunod. Tumayo siya sa kanyang lamesa, iniwan ang kanyang dating profesyon ng pagiging tax collector at magmula noon siya na ay naging isang disipulo at alagad ni Kristo. At kita ninyo po, bagamat iniwan niya ang kanyang lumang profesyon, marahil malaki ang kinikita niya sa pagiging tax collector. Siguro maraming under the table, baka merong mga kotong dyan na ibinibigay sa tax collector. Kaya nga po galit yung mga Hudyo sa kanilang kapwa mga tax collectors. Ngunit iniwan ni Mateo ang kanyang tinatawag na comfort zone at sumunod kay Jesus. Ngunit binigay sa kanya ang mas magandang misyon ng isang pagiging ebanghelista, the evangelist. At dahil doon ang kanyang kakayanan na magsulat, gumamit ng lapis at papel, ay nagamit niya sa pagsusulat ng ebanghelyo. Kita niyo po, when we give up something, the Lord opens up another greater possibility para sa atin. Dito naman ay nakita natin na si Jesus, bagamat siya ay anak ng Diyos, siya naman ay nakakapagmilagro. So theoretically, pwede niyang gawin ang lahat. Ngunit pumipili siya ng mga tao na kanyang makakatulong at makakasama sa misyon. Tingin ko po, mga kapatid, bawat isa sa atin ay tinawag din ng Panginoon para kanyang maging collaborator, katulong, katuwang sa kanyang misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Sana po magampanan din natin po ang ating misyon na yan. At dito po ay sabihin, ay hindi naman ako karapat dapat, makasalanan ang aking nakaraan, hindi naman ako magaling magsalita o magsulat, at wala akong maikukontribute para sa misyon. Naku, huwag niyo pong maliitin ang inyong sarili, sapagkat dito nga, we don't have to be the holiest person. Kahit ang isang tinuturing na makasalanang tax collector ay naging santo, Saint Matthew. Kaya pwede pong baguhin ng Panginoon ang takbo ng ating buhay. Ngunit gagampanan po natin yung pagtugon ng tawag ni Jesus sa atin. At sa pagtugon na yan ay nagagawa natin na maitulong ang ating mga talino at kakayanan para sa kaharian ng Diyos.